Next, please. Ayan. Ay, si Criza. Criza. Si Lola. Lumaki ka kay Lola? Yes po. Bata pa lang po talaga ako. Like, 1 month, doon na po talaga ako sa Lola ko. And siya na talaga yung tumayo kong mommy, daddy, tapos Lola. 3-in-1 siya sa akin. Parang kape pala, ano? Opo, opo. So, parang nasanay na ako na nandyan siya. Lagi for me, siya yung naging core ko, yung buhay ko talaga. Kasi siya yung lahat ko eh. If wala siya, like, sana ako, di ba? Parang ganun yung iniisip ko. And last November 2021, she passed away. Oh! Love you. Parang pahirap na pahirap yung pinag-uusapan natin. Kaya pa ba natin ito, mga kapamilya? May pinagdadaanan din. Pasahan ng tissue. Alam mo, sa totoo lang, nabasa ko ito kanina. Kaya ako nagdala ng tissue, pero na-stuck dun yung tissue. Oo. Ganito kayo. Hindi, pero alam mo, ilang taon ka na? 17 po. 17. Yes. So, sino nang kasama mo? You seem to be so strong. Ma'am Sherrod, kaya siya pumasok sa PBB dahil sa lola niya. Ang buhay na nilalaan niya sa lola niya. Yes po. So, ngayon, kasi talagang parang makakaiyak akong mga na sumusuporta kay Criza. Kasi, paano niya kinakaya yun? Yes. Kaya nga. So, yung tanong ni Ma'am Shi Jolin, sinong kasama mo? Kasama mo ngayon? Ako lang po. May family naman po ako, pero bumukod na po ako. Like, bumukod na po ako, living independent. Well, it's also good for you. Yes po. And matututo ka din naman doon. And yun rin po kasi yung gusto ng lola ko. And before siya mawala, yun na yung napag-usapan po namin. Na parang sinabi ko na sa kanya yung gusto ko mangyari. Kasi for 7 months, may sakit po siya. And parang dun ko masasabi na naging strong talaga ako for her. Parang lahat ng kailangan ko ibalik sa kanya, nabigay ko talaga. Kasi for 7 months, ako nag-aalaga sa kanya. Lahat nagpapalit ng diaper niya. Financially, pag kailangan niya pumunta ng ospital, ako nagdadala sa kanya, lahat ng check-up niya, as in ako po talaga. So parang, alam mo yun, yung pagod ka na sa work, pero pag uwi mo, kailangan mo pa yung ganito, ganyan. Parang dun po talaga ako naging strong. Kasi hindi ako nag-give up para sa kanya. Pero nung huli na kasi, parang, nung huli na, hindi niya nakaya. So parang, I have to let her go and parang set her free. Kasi nahihirapan na siya dito and I know naman na parang nasa maayos na siya ngayon. Nasa better place na siya. So, ayun. Sinabi ko nga po sa kanya na parang okay lang mama, kakayanin ko for you. Kasi alam niya naman, kaya lang siya nag-hold on. Kahit na ang lala na ng sakit niya, kaya lang siya nag-hold on kasi alam niya na hindi ko pa kaya. And ever since, nung bata pa lang ako, nagpipray ako na Lord, pag mawawala na yung mama ko, dapat ako yung mag-decide, please. Parang alam ko selfish, pero nung time na yun, ako talaga nagdasal kami na I'm letting her go. And nagulat na lang ako one morning na parang yung parang binulungan mo, ganun. Yes. Ganun kasi yun eh. They really hang on pagka yung alam nila na may kasi yung tatay ko. Ako din sabi ko, Papa, okay na kami. We'll take care of mommy. Ganun sila. Ganun po. And then they just, peacefully. Yes po. Go. But you're amazing. For such a young age, you've experienced so much.